Tony, mga master, mga ka-YouTuber natin dyan. Andito po tayo para magturo uli ng ating another diagram. Sa ngayon po, patches naman ang ating tuturo. Paano malaman kung buo pa o sira na isang parts ng isang air conditioning. So marami tayong parts dito. Meron tayong timer switch. May dalawa tayong timer switch. Meron tayong switch. Timer 24 hours. Ito 10 hours lang to. Ito 24. Meron tayong contactor. Automatic relay. Pwede siya sa HVAC. Malalaking aircon to. So, pero ito, parts to ni carrier. Meron tayong low switch and high switch pressure para sa mga split type. Meron tayong switch. Halos same lang siya nito. Nito. Pero ito is on off lang siya. Meron tayong thermostat para sa ref. At meron tayong motor protector para sa ref. So, iyan ang natin ituturo ngayon. So, ginawa ko siya ng mga diagram para may demo ko sa inyo ng mas maayos, no? Sila, binigiginaw ko sila lahat ng diagram para mas madali ko silang ma-demo. Ayan. So, susunod na video natin is puro actual na tayo para mas madali nyong maintindihan. So, ito yung dinemo ko sa nauna kong video. So, dito naman tayo ngayon sa automatic relay. So, umpisahan na natin ang ating tutorial para sa ating parts kung paano malalaman kung sira na ang isang parts o hindi pa. So, umpisahan na natin ang ating so, gumawa ko ng diagram. Ayan. Ito siya. Ating automatic relay. So, makikita nyo. May number yan dito sa bawat coil. So, hindi lang makita sa ating video. Kaya nilagyan ko siya ng diagram. So, ito yung ating number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, makita nyo, ito yung ating coil. Ito yan, dalawa. Ayan. So, ang ating 1 and 2 na terminal is normally closed. Ayan, makita natin dito, normally closed. So, ang ating 1 and 3 is normally open. And ating 4 and 5 is normally closed. Ang 4 and 6 is normally open. So, pag nilagyan natin siya ng supply dito, itong kabilang coil, so mag-o-open ang ating number 5 and number 2. Co-close naman ang ating 3 and 6. So,
So, ibig sabihin, yung supply number 1 na papunta sa number 2 is lilipat kay number 3. Supply naman ni number 4 na nakay number 5 lilipat kay number 6. So, sa ngayon, may continuity si number 1 and number 2, number 4 at number 5. So, ipakita ko sa inyo. Number 1. So, ayan. Ayaw niya kumabit. Matigas ang ulo. Ayan. So, maririnig niyo naman, magre-reading yan. Number 1. Okay. Number 3, wala. Okay. So, number 4 naman tayo. Number 4. Maririnig niyo ulit siya, magre-reading siya. So, number 6, wala. Okay. So, pag sinuplayan natin siya, yung reading natin kanina kay 1 and 2, malilipat kay 1 and 3. At kay 4 and 5, malilipat naman kay 4 and 6. So, ang connection natin dito is 1, 4, 3, and 6. So, walang connection yung number 5 and 4. So, kapag ito nawala ng connection, kahit may supply siya, pero hindi lumilipat sa 3 and 6, ibig sabihin, sira ang ating relay. Tingnan natin, supplyan natin siya ngayon. Supplyan natin siya. So, ito ang ating outlet. Supplyan natin siya. Kuha tayo ng extension. So, kuha tayo extension. Medyo mahaba lang itong aking extension. Magtaan nyo ang aking so, ito yung extension. Ayan. Ayan. Okay. Patay ng extension natin. Sasaksak natin siya. Supply natin siya. So, maliit. Maliit yung ating pansaksak. Patay na ang bago. Patay na ating bago. Meron tayo dito. Ito ang malaki. So, kailangan natin ito. Tayong extension. So, nalimutan ko sabihin, itong ating automatic relay is 220 ang coil niya. So, ayan. Makikita nyo dito ang specs niya. Ayan. Coil.
Ayan, makikita nyo sa taas. 220. 240. So, 60 Hz siya and 50. So, pwede siya sa 220. Meron kasing coil nito na 110. So, baka iba yung magamit nyo, 110. Check nyo muna dito. Baka masupplyan nyo siya ng 220. So, saksak na natin. Tapak natin ang ating coil. Ayan. Tapak natin. Ayan. Ayan. Kita nyo, meron na siyang kahit saan man dito yan, dito o dito, pwede. So, tingnan natin. Maririnig niya siya, papalo siya kapag karoon na siya ng supply. So, nakikita nyo siya dyan. So, ayan, saksak natin siya. Yun. So, kita nyo kung mapalo siya. Kaso medyo luwag yung ating diba? So, hindi natin siya matetest. So, kanina pag magagamit tayo ng tester, ilagay natin sa continuity. So, ayan, continuity. Ayan. So, kanina nasa 1 and nasa 1 and 2. Okay. Pag pumalo siya, dito siya lilipat. So, testingin natin kung lilipat. Ayan. So, pag pinalo natin, kailangan lilipat siya. Tutulog siya dyan. Okay. Sabihin, good siya. Okay. O, buti na natin. Mga kuryente pa. So, ibig sabihin, good to. Simpleng-simple lang ho ang pag-test ng ating automatic relay para sa ating mga split type. So, alam nyo na kung paano test ang ating automatic relay. So, sunod na i-demo ko naman yung ating timer. So, mga K-tuber, tapos na ang ating automatic relay. So, nakita nyo na kung paano natin malalaman kung paano siya wawiringan at papaganahin. So, sa susunod na ilalabas natin video is dito naman po tayo sa ating timer. So, ayan siya. Susunod po na video, i-demo ko sa inyo kung paano ito gamitin at kung paano siya testingin para malaman kung buo siya o sira na. At marami pa po tayong i-test mga ka-YouTuber bago po tayo mag-demo ng actual. Tatapusin po muna natin ang ating mga diagram na mga ginawa at kung paano natin ma-check. Mahalaga po to para malaman natin at mabilis tayong makapag-trouble ng isang air conditioner. So, magandang tanghali sa inyo lahat at subaybayin yung muli ang susunod kong video dito lang sa
ating YouTube channel. Subscribe lang po ng ating YouTube channel para masubaybayan nyo ang mga ilalabas na video sa mga darating na araw. And ingat. Thank you.